Flashback. Dito ka kasi damay kay Ilaw. Damay si Bilyan. Ito na, ito na. Ito na sila dito. Sinalakaran na. O, sabi niya, o sige, game na. O, ito, nilalayo ko si Harry na. Ito paano? Kaya, sinigurado ni Toshi, sabi ni Toshi, game na, pero tuwan sa may mahal! Sinayantada mo! 1 eternity later. Split push! The split push is real! One way! Tignan natin to! One way! Nilalakaran ka. O, sabi niya, o sige, game na. O, ito, nilalayo ko si Harry kahit paano. Sinigurado ni Toshi, sabi ni Toshi, game na, pero doon sa may... Wait! May nagtatapos! May nagtatapos! Oh, no! Yun pala yung plano! Kaya pala naglalakad si James! The heist! Sabi ni Toshi, look at me now! The heist of the week! Ang pagnakaw ng panalo! What? Kasi nga naman, paano mo bubuwagin? Paano mo tatalunin yung team na laging magkakasama? E di, segwayan mo. Tama naman, parang punchline yun ha. Pero this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And next play, the segway way. The next level play. Okay, lagi naman natin itong nakikita sa ibang teams and this isn't the first time na ginawa itong play na to. But, eto ah, next play. Dito sa series na pinakita nila, lahat ng tamang desisyon, ginawa nila sa lahat ng game. I want to say yes. Kakaiba. Sabihin natin na hindi ito yung orthodox way na i-approach ang isang victory. Pero nakita mo naman yung kakaibang way, the next level play. Meron silang mga weird na trabaho bawat isang player. Pero nagawa nila gusto nilang gawin. For example, si Awi, tinanggap doon niya eh. Sabi niya, ay wala, kahit anong gawin ko, sasakyan talaga ako ni Kenji Brosas eh. Tapos si James, sabi, nagtaka ako kasi, bakit yung Yuzong naglalakad doon sa Lord Pit? Tapos nag-activate siya ng ultimate nung melee range na. Yun pala, kinukuha niya yung attention. Oh. Sabi niya, tingnan niyo ako. Tapos saka siya nag-ultimate para pigilan kung may recall man lang na mangyayari. At walang recall na nangyari kasi napigilan ni James. At wow! Papasa na natin to kay Midnight para masakyan natin ang trip niya parang si Ken. So, nilabas na yung kanyang alas. Nilabas na yung kanyang signature hero. Alam mo yun, parang nostalgic siya in a way kasi halo siya ng mga nasa meta ngayon at saka meron pang gulat factor for NXP EVOS. Maganda yung magiging ano dito ng double Y natin, double Y chromosome kay Yaoi at saka kay Yelehaze. Oh. Kakaibang panlasa para sa kanila. Slowly lang, sabi natin kailangan nilang ano, mahirap din pala nabilisan nila kasi kailangan nilang ihabol. Speaking of ihabol, lang. First blood Yelehaze of this turtle objective, getting ready ang ating dalawang teams. Sabi ni nag-ready si James, kumagat si James. Ito na yung slam kumula kay Renjo. Pero sino yung nasa likod? That is Ryzen with the Blood O Ultimate. H2O will be able to make an outplay. Pero dalawa na yun, wala pala sa dalawang kumunan. Meron pa rin ultimate si Ito Max. Ready, Jay, sumugod dito. Meron na normal siya ng tower. Talaga ng NXT Evos yung Alice. Pero yan, top lane natin. Okay. Nabate si Ryzen dito pero masyado siyang makunat. H2 makakuha ng last hit. Pero binuos na ni H2 lahat doon. Unstoppable force. Oh no, this is bad news right now for NXP. Chakmo and Ito Max with the counter go. Sabi ni Awi, kailangan natin makakill. Thunderstrat coming in. May bawi. Unat pa rin. May bawi ang NXP pero nasa likod si Kill BJ. And lamang sa trade ang team ng Omega. Favos yung lane niya. So, it's more on ano talaga dito. Medyo territorial ang nagiging gameplay ni Ryzen talaga. Speaking of territorial, nako, kinukuha na ng Omega ang territory dito ni Nayawi. Meanwhile, nasa likod naman si Renny J. H2O also with Quad Shadow Kill. O rotation na binibigay ng Omega. Medyo delikado nga lang si Renny J dito sa bottom lane. Aray. Ang sakit ng normal nung Alice, pre. Nagpo-proc yung, ano, yung Azure Blade. Oh my glove! Tuloy pa rin ang laban dito. Dash in para kay LBJ. Habang ngayon, sino na immobilize? H2O. H2O bumalik ngayon. Meron tinamaan na naman siya ng mga spotted kill. Chuck Mamba. Sabay Chuck Mamba. Ang kamandag ay nandito pa rin. Tatlo ang wala sa NXP. Sabay may kasama pang Torre ang OMG. Pero makunat actually si James. Hindi nila makuha. Ito na yung split-split ultimate ni Renjo.
Oh. Pero ayun, nasa likod si Yawi dito. The classic Yawi setup is real. Ayun naman yung earth-earth ngayon ni James. Tingnan natin, may puncture in. Dash in, dash out para kay KLBJ. Abang si Ryzen and Don Flowing Blood. Second skill, super stun. Dalawa ngayon, mawawala sa side ng NXP. Pero may counter go naman si Ryzen J. Pero ayun yung ejector ni Jack Mamba. 14-8. Wala si Ryzen, wala si Jack Nu. Pero tatlo sa Omega ang kukuha ng Tori na ito. Niya, hindi to mama. Mm. Kaya yung 1,000 Pounder, walang stunning effect for the side of NXP, Evos. And yeah, nandito, Hurricane Dance, top lane, ang kunat. Ang kunat na ngayon ni Renjo. Oh, uy! Nabuhay pa! Grabe! Nabuhay pa yung ulo! Kalibel, magkalibel sila ni KLBJ. Parang naging jungle bigla si Ryzen. Si Irene J7K, lamang ng isang ano. Tapos may discount pa. Okay, pero tignan natin. Sabi ng NXP, do not underestimate the heart of NXP. KLBJ is now down. Si Joehead, mid to late game, medyo mahirap na. Not unless very fancy ang inyong setup play. Nako, na-ejector nila si James. Na-split-split si James dito. Dalawa na yung nakasakay sa barats. Yawi with the 1,000 Pounder, nilabas na naman. Ganda ng person ni Ito Max this time. Si Renjo nag-aabang ngayon. Kinain ng dog food si Renjo. Renjo masyado makuna. Thunderstrat nilabas. Masyado masikip ang vicinity na to. Nagkaikota na. Phoenix Fury para kay Ace dito. Ito na pagbago ng NXP. At ayun yung mga shurikens ni H2O. Tatlo na wala ngayon sa Omega. Takbo! Oh my glob! NXP, kailangan nila ngayon makuha itong kill na ito. Lumilipad si Ito Max. Sina H2O nandito pa rin. Yun yung ejector. Pero madadodge ngayon ni H2O. Balik si H2O with the shurikens. Yung Lord Jumali na rin sa teamfight. 2-on-3 matchup. Chaknu, Chak Mamba, nag-aabang. Shurikens coming in. Quad Shadow, nag-aabang si Ito Max. Wings by wings para kay Ito Max para makalayo. Umaatake na ngayon ang NXP para sa Lord. Umikot si Yawi na parang Beyblade. Si Chaknu ang naipit dito. Ay! Ayun na yung immortality popped. At ayun na rin si Renny J, the Hitman. Binomba dito ang Omega. Nakuryente na ang Omega dito sa ating laro. Pero yeah, for NXP, Evos dito, crowd control. Oh! Double! Double sandwich para sa akay ni Yawi. Meanwhile, nakong inoinkit ngayon si Ito Max. Iyan na nga, si Ito Max na may target dito ng side ng NXP. Habang si Naranja nandun sa matang gilid. 1-1. 45 seconds down. Both Renny J and Ito Max. Sumusugod pa rin ngayon ang NXP. Pero sino to? Si Renjo. Nag-split-split. Pero hindi pwede yan, Kuya Renj. Nandito pa rin sina H2. NXP. Babaguhin nilang itinakda. Babaguhin nilang na isusulat. H2O with the fancy footwork. Sila this time ang lumalamang. Iba na ang pinapakita ng NXP Evos dito sa ating laro. Kanina nagpapagulpi sila, pero ngayon, Yawi! Yawi, vintage Yawi with the Hurricane Dance. Sinong main target dito? No. Pero wala si Yawi this time. Oh no, KLBJ, makuha ng kill. But H2 with an outplay. Dalawa ngayon, 2-on-2 matchup. Nako, tinag-team. Kinalim si James sa loob. Ryzen. Oh my glove. Are you kidding me? To win! Ryzen! Ang kamandag, Jack Mamba, saving OMG. Ayan, ayan. Tuwan-tuwa pa rin. Ito si, ilang minuto na si Eli Hicks dyan. Pero pala na si Eli Hicks dito. Pero may immortality pala si KLBJ. Pero look at the mid lane. Look at the mid lane. May nagpa-push. Abot ba? Abot niya ito, Max. Abot niya. Grabe. Si KLBJ in the defense. Okay, basag dito yung tower. Wala ngayon. Kamporutin. Wala si Eli Hicks. Isang minutong... Wala yung Eudora. Mag-go ba si Chaknu? Chaknu ngayon. Napagamit ang kanyang ultimate. Grabe si... si Elise yung the most patient man in MPL. Of all time. Si Yawi din. Teka, si Yawi. Hindi chinik to Omega. Walang tao. Si Chaknu ang check. Si Chaknu ang check. Ito na yung talon. Si Yawi. Block by Jack! Block by Jack! Hindi nakatalon! Oh my God! Max na naman! Split push! The split push is real! One way! Tignan natin to! Oh my God! NXP! Oh my God! Victory! Tanggal ang sumpa! One way! Grabe yun! One way! Yawi with the celebration of a lifetime! Minum ng tubig!
I can't believe it! Getting the victory! One way! Grabe, diretso lang yun, men! Pati ako, nasiko mo! Nasiko mo? Ganun kakagrabe kanina, men! Pero grabe, diretso! Wow. One way! Diretso sa gasa! Literal! Tinray habulin, depensahan eh! Yun pala yung plano! San ka nakakita ng split na nasa gitna? Actually, oo! Pero grabe, well, ano, well calculated. Kasi, yung mga players dito ng NXT EVOS kanina, pa-in-out, in-out na lang. Kaya sila Ryzen, parang nagtitinikling na lang black, din eh. Black by Chuck na yun. Black nakita by mo Chuck? Yung tumalon siya. Yowie, tapos, lalo pa siyang tinalon. Binalik siya ni Jack mo. Pero ang plano pala, Renegade H2. Grabe. Ang bomba. Ilang beses na silang, kahit yung MPL Season 7, yun yung the next play way. Segway! Segway! One way! Next play! The Rene 2 tandem. Sinegway! Sinegway pero lang. Si Yelis, grabe yung combo natin. Ang minuto yata siya nakaabang dun eh. Ang dami na natin sinabi, nagulat ako nandun pa rin. Oo! Ang dami na nangyaring usapan, nandun pa rin si Eudora, my the God. The most patient man in all of MPL. But man, what a game. Sobrang entertaining game coming out from both of these teams. 23-minute game. Wow! NXP, ang tagal nilang hinahanap tong victory na to. Last week, they were devastated with the results. I think last game nila was with Onik. At ngayon, nakuha nila yung panalo against the MSC Champions. Ibigay muna natin kay Wolf para sa match analysis. Ay, you know, wala nang nagmamatter masyado dahil yung pinakahuling play ay saktong-sakto. I think, you know, naka-Malefic Roar na rin si Aibusa and Paquito. Well, natural naman nakuha ng Malefic Roar na ngayon. Lalo na sa mga physical carries ngayon. Parang isa na sa mga endgame items talaga Malefic Roar dahil dun sa physical penetration. Minsan nga, ikatlong item eh. But you can really say na lalabas na yung mga winter truncheon sa dulo. And actually, hindi naman din talaga sa itemization ang naging storya nung laban. Siguro sa una, nung kung titingnan natin si Ryzen na nakakuha agad ng kanyang Calamity Reaper, pati yung kanyang Clock of Destiny ng sobrang aga dahil dun sa kanyang double lane tactics, which basically speaking, sa unang mga minuto ng laban, bago magkaroon nga ng mga mid-game teamfights, bibigyan mo ng dalawang lanes yung Alice. Sometimes Benedetta, minsan pwede rin pakita mo lang sa gold lane. Basta the idea is, bigyan mo agad yung gold laner mo ng mas marami pang gold sa pag-take ng mid lane. So gold and mid lane yung kanya kinukuha. Double lane, ang pinaka-tricky lang doon is hindi nakakuha ng madaming gold at EXP yung mid laner mo mismo. So yun lang naman yung risk. Kumbaga, mayroon ka lang, quote-unquote, finale nga na strategy. Kaya dumating sa point na mas mayaman siya doon kay KLVJ.